Magandang araw po sa inyong lahat. Ito na naman si Inday Janel, ang ambisyosang YouTuber dito sa Antalya, Turkey. Nakakaunti ang viewers. Okay guys, ngayong araw pag-uusapan natin ang buhay at ang hirap naming mga OFW dito sa ibang bansa. May papayo ako sa mga kapwa ko OFW. Kasi hindi lamang dito sa Turkey, kundi halos lahat ng OFW sa buong mundo. Normal na tayo ay tumulong sa ating mga pamilya, pamangkin, kapatid, kamag-anak. Maraming umiiyak na OFW pagdating na sila ay mag-retire na o mag-for good na sa ibang bansa dahil sa kapansanan. Karamihan talaga dito ay mga na-stroke na, kailangan nang umuwi, pinauwi na ng mga employer dahil mabagal na kung kumilos, matanda na, marami ng kapansanan o sakit sa katawan. Kaya umuwi tayo sa ating bansa. Maraming mga OFW ang may mga kapansanan na umuwi ng bansa. Walang ipon, walang naitabing pera sa kanilang mga bank account, savings, o naitabi man lamang sa kanilang mga pitaka. Bakit nga ba? Kasi lahat ng obligasyon ay inako na nila sa kanilang pamilya. Pagpapaaral sa mga pamangkin, pagbibigay suporta sa mga kapatid, sa mga apo, sa mga kamag-anak. Sa totoo lang, hindi masama ang tumulong sa ating mga kamag-anak or ating mga immediate family, nanay, tatay, kapatid, pamangkin, anak. Pero magtabi po kayo para sa inyong pagtanda. Dahil pag hindi po kayo magtabi, pagdating ng araw na kayo ay tumanda, hindi ko alam, 95% lang po sa ating mga kamag-anak, sa ating mga tinulungan, ang magbibigay ng suporta sa inyo. Yung mga inaasahan nyong mga human investment na inyong na-invest, ay hindi nyo yan maaasahan pagdating sa panahon na kayo ay tumanda na. Dahil ang sagot nila, kayo ay mga pabigat na sa kanila. Kasi wala na kayong maitulong pa. Kung bata pa kayo, nung nasa abroad pa kayo, may pera kayong pinadala sa kanila, napakagalang yan nila sa inyo. Napakaayos ng trato nila sa iyo. Pero pag kayo ay wala ng pera, pabigat na kayo sa kanila. Ngayon, magtabi kayo para sa sarili ninyo. Magtabi kayo para sa pagtanda ninyo. Dahil ang iba takot, lalo na yung mga walang anak na mga OFW. Kasi pagtanda nila, sino daw ang mag-aalaga sa kanila? Sino ang titingin nila sa kanilang pagtanda? Tama nga naman sila. Sino nga ba, diba, ang iyong immediate family, pamangkin, mga kapatid, or yung mga kamag-anak na may malasakit sa iyo? 95% wala yan silang malasakit pagdating ng panahon. 5% lang dyan ang totoong magmamalasakit sa iyo. Kung sino pa ang hindi mo talaga kamag-anak, yun pa ang may pusong mamon na tutulong at titingin sa iyo. Sa totoo lang mga kaibigan, ang dami kong experience mula dito ako sa Turkey, o tinatawag nilang Turkey eh. Nag-trabaho din ako sa Middle East, sa Saudi Arabia. Maraming kwento ng buhay ng mga OFW na tumanda. Kahit yung mga kasamahan ko pang mga nurses doon sa Saudi Arabia, wala silang mga anak, mga tumandang dalaga baga. Hindi pinagpala na magkaroon ng anak na nag-invest sa mga kapatid, sa mga anak ng kapatid, sa mga pamangkin, pinag-aral. Pagdating ng panahon na sila ay magre-retired na, kakaunti lang ang mga pamangkin nilang tumitingin sa kanila. Bakit? Kasi yung mga tinulungan ninyo, yung mga kapatid nyo, yung pamangkin nyo, hindi nila alam
ang hirap ng mga OFW unless sila ay maging OFW. Lalong-lalo na yung mga kababayan nating kasambahay dito sa abroad. Napakahirap ng buhay. Ngayon, hindi kayo magtabi para sa pagtanda nyo. Upalang araw, daratnan kayo ng sakit dito sa ibang bansa. Siyempre, hindi rin kayo pababayaan ng mga community dito. Ang ending ng story nyo ay mag-contribute ang mga kapwa nyo dito, OFW, para maiwi kayo sa bansa. Pagdating sa Pilipinas, papano or kung wala kayong na-invest na titirahan nyo, tutuloyan ninyo negosyo na kailangan umupo na lang kayo at tatanggap kayo ng pera. Kung wala yan, kawawang kawawa talaga tayo. Kaya ang payo ko lang, magtira kayo para sa sarili nyo. Dahil sa pagtanda ninyo, talagang may maidudukot kayo. Totoo, walang mag-aalaga sa inyo. Sa panahon ngayon, after 10, 20, 30 years, marami ng mga nursing home, marami ng mga bahay matanda sa Pilipinas na aalaga ng mga matatanda na walang pamilya, hindi tinitingnan ng pamilya, tinalikuran ng pamilya. Meron po tayong mga ganyang facility sa Pilipinas. Sa amin yan, doon sa Cotabato, meron kaming bahay, Maria. Sa mga walang kamag-anak, ayaw mo na sa kamag-anak mo, tinakwil ka, meron pong mga ganyang facility na mag-aalaga sa inyo. Ako po ay nagtrabaho sa nursing home 1.5 years dito sa Turkey. Kung ako ay tatanda at walang mag-aalaga sa akin, pupunta ako ng nursing home. Bakit? Kasi masaya doon. Everyday may activity, marami kang mga kaibigan doon makikilala, marami kang makakasalamuha, marami kang makakausap doon sa nursing home na mga kapwa mo matanda. Mga iniwan ng pamilya, mga anak ay busy, nagtatrabaho, hindi ka maalagaan sa bahay, may mga sakit ka, may mga facility po ang gobyerno dito, private at government institution sa Turkey na mag-aalaga sa iyo. Paano ang bayad dito? Kung ikaw ay retired, yung retirement fee mo po, yun ay mapunta sa mga nursing home. Kung sasaluin ka talaga ng gobyerno dito kung wala ka ng matutuluyan pag ikaw po ay 65 years old and above na. So, masaya sa nursing home. May mga activity, may mga kainan, may mga palaro, may exercise, may mga activity sila na lumalabas. Kaya kung ako ay tumanda, mas gusto ko pang pumunta sa nursing home. Pupunta ang mga kamag-anak magbibisita sa iyo. Pwede ka namang hiramin ng mga kamag-anak mo doon. Dadalhin ka sa bahay ng mga ilang days. O, meron po yung permission ang mga nursing home. Pwede lang hiramin yung kanilang nanay, dalhin sa kanilang bahay. Masaya talaga sa nursing home. Sinabi nila, bakit iniwan ako sa nursing home? Kawawa naman, inichapwera ako ng aking mga kamag-anak. Huwag po kayong magstay sa bahay lamang. Tapos, hantayin nyo magbisita yung mga anak mo, apo mo nyo, sa isang buwan, ilang beses lang. Sa nursing home po, masaya. Nakikita ko yung mga matanda doon kasi ako nag-aalaga ako ng mga matanda sa nursing home na napakasaya talaga nila pag may nagbibisita sa kanila. Napakasaya nila dahil meron silang nakakausap, nakakasalamuha na mga kapwa nila matanda. So, ang payo ko sa aking mga kababayan, mag-ipon kayo para sa inyong pagtanda. Kung mag-for good man kayo sa Pilipinas, meron kayong maidudukot kahit papano sa inyong pagtanda. Mag-invest kayo na kayo ay kikita monthly. Nasa sa inyo na kung ano ang gusto nyong i-invest. Alangan naman, isa-isahin ko pa sabihin sa inyo, ay naku, matanda. Ang iba dyan, mas matanda pa sa akin. Yun sa mga OFW na mga walang anak. Ayan, di kayo pinagbigyan ng anak, di kayo pinagpala, at pinagkaitan ng Diyos na magkaroon ng anak, kahit na meron namang pamilya. Mag-ipon kayo para sa inyo, para meron kayong maitabi sa ating pagtanda. Maraming kwento ng buhay ng mga OFW na umiyak, na saktan. Dahil kahit na may sarili silang anak, hindi sinailagaan ang kanilang mga anak. Kaya yan lang po ang mapapayo ko sa inyo, magtabi kayo para sa sarili ninyo.